So, ang question is, good evening, Manong B. Okay lang ba na hindi maglagay ng site sa AdSense? Alright? So, kung makikita ninyo guys, yung AdSense ninyo, nung nakaraang update, nanghihingi ng website or tinatanong kung meron kayong website. Kailangan nyo bang gumawa ng website? Kailangan nyo ba maglagay ng website? Eh, paano kung wala kayong website? So, doon sa mga nakaraang live ko or content ko about AdSense, kahit doon sa pag-guest ko kay Rod TV, like yung sinasabi na ang functionality ng AdSense ay hindi lang po sa YouTube channel. Ang AdSense po ay ginagamit din para makakuha ng sahod kapag meron kang mga online or vlog sites or kung meron kang mga free online tools na pinapalagyan mo ng ads kay Google. Ano yung mga example niyan? Free online tools, yung Wheel of Names, yung speedtest.net, ayan, yan yung mga free online tools yan na nilalagyan ng ads. Kaya makikita nyo may nakalagay doon na ads. Ganon din po yung mga vlog sites. Like kung may sarili kang website, tapos gusto mo kumita from it, like from ads, pwede mo palagyan niya ng ads kay Google as long as makakapasa ka sa kanyang requirements at saka sa pag-check niya ng channel mo kung ito ay it meets the standards niya or yung advertiser-friendly standard ni Google. Ganun din kung ikaw ay gumagawa ng mga apps sa Play Store tapos binibenta mo or mga ganyan, dun din pumapasok yan sa AdSense. So yung Google AdSense po ay hindi lang pang YouTube channel. Yan din yung reason kung bakit pinaghiwalay ni Google AdSense yung AdSense natin, hinahating sa dalawa. Kaya kung makikita nyo, kung bago lang kayo sa AdSense or kung mapapansin nyo pag napunta kayo ng AdSense nyo, meron drop-down na AdSense PH, kung PH yun nyo, nakalagay, at saka yung isa, AdSense YouTube or YouTube AdSense. Yun yung that reason kung bakit nahahating sa dalawa. That is because gustong i-separate ni YouTube yung para sa YouTube at saka yung sa ibang services ni YouTube. So yung mga issue about site, GPTS, mga ganon, may mga, hindi ko matandaan yung tamang term, yung mga letters, wala po yung kinalaman sa YouTube din niya. Alright? So, pag hiningan kayo ng site, ilagay nyo lang na wala kayong site. I don't have a site yet. Kung naklik nyo na yung pag-add ng site kasi hindi na kayo makaalis, ignore nyo na lang. Punta lang kayo sa payments para makadiretso kayo sa inyong YouTube AdSense. Kasi hindi na kayo makakaalis dun eh. But you don't have to add a site. You don't have to read or to do anything na may kinalaman sa site because wala naman kayong site. Alright? So, hindi po requirement ang pagkakaroon ng website para magkaroon ng Google AdSense kay YouTube. Kasi, pag nag-create kayo ng AdSense gamit si YouTube, pagka-click nyo nung apply at dinala kayo sa Google AdSense website, yung pong site or yung URL naka-auto-populate na. So, you don't have to add a site. You just have to ignore it. Or kung merong option na nakalagay doon, I don't have a site yet, i-click nyo yung I don't have a site yet. Basically, 6 months, di ba nahati sa dalawa yung YouTube, yung AdSense, isang YouTube AdSense at saka isang AdSense PH. Kapag within 6 months at walang earnings, yung isang YouTube, isang AdSense, yung para sa blog site, para sa ganyan, ika-cancel niya yun. So, baka makareceive kayo ng email na we are canceling your AdSense, publisher ID, blah, blah, blah. Hindi po yun yung AdSense ng YouTube nyo. Yun yung AdSense na para sa blog sites, Play Store, na wala ka nalaman sa channel nyo. Meron din akong content about that. I just want you to be aware na yun nga magkaiba yun. Alright? So, gagawin kong content itong video na ito to serve as a reminder sa mga magtatanong pa ulit. Na yun nga, if you don't have a site, if you don't have like a free online tool, hindi nyo kailangan mag-add ng site. Okay? You can have an AdSense sa pang YouTube lang. Pero initially, you will be created like everything. Mahati sa dalawa yung AdSense ninyo. Not unless tinanong na kagad kayo tapos sunagot nyo kagad na wala kayong website. Alright? So, sa tanong na, kailangan ba mag-add ng site? No. Okay? Walang kinalaman yun sa inyong channel. So, you don't have to. Alright? Thanks sa pagkatanong, Lynn Latris Band. Ayan, may content na tayo. Balik tayo sa comments. So, sa mga late shoutout, dito ko yung mga nag-comment dito ah.